Hi, Shaq ni Taneo. Yo, I'm Mo. Yeah, ako Ijao. Ako po si Ken. Ini si Tomas. Ako si RG. Ako si Valper. Ako si Gami. Ako si Andas. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo Bombo. Hello, Star Nation. Welcome to a brand new episode of Star FM Exclusive. You're with DJ Gabby Ginger. At para sa pinakabagong episode ng ating online show, ay makakasama natin ang isang upcoming male idol group. They have yet to debut, but they've been getting huge support from people na. Kaya nakakatawa, di ba? Kasi we see more talents, especially during this time na may pandemic tayo, may iba't iba tayong pinagdadaanan at kinakahanap. Pero these groups, these talents, continue to make the most out of the quarantine to hone their talents and prepare themselves for their careers. At isa na nga dyan, ang ating makakausap na grupo sa hapong ito. So ano nga kaya ang meron sa grupong ito? Let's find out. This is Star FM Exclusive with ALAMAT. Hi guys, this is DJ Gabby and welcome to Star FM. Hi! Hello! Hello! Ayan, ako, we're very happy to have you on the show. Of course, welcome, ALAMAT, to Star FM Baguio. Ayan, so very excited kami to introduce you to our audiences. Syempre, para kilalanin kayo. And sabi ko nga kanina, ang dami niyong mga fans, ang dami niyong mga supporters, diba? Nakakatuwa. So, bago ang lahat, magpakilala naman muna kayo. Sige, let's introduce each of the members. Naimbaga Rabii, Shaqat ni Taneo, may sa Ilocano pati Kalinga, nag-apoy dyan Tabuk City, Kalinga. Hello, ako si Mo, isang half Filipino, half Black American from Castileo, Zambales. May pabili po kaya kayo nga niya po ijaw, may itong ang kapampangan ni Bad King, magandang Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga para si King, isang Tagalog mula Quezon City. Maray na bang isang inyong gabos, ako si Tomas Harun Bicolano, halip pa sa Tabacok City, Albay. Open nga gabi yung matanan niya ko, RG, usang waray-waray, tika nga Buronga, Eastern Samar. Mayong gabi sa inyo, tanan, ako si Valper sa Ilonggo, kagaling ko sa Bacolod City, Negros Occidental. Mayong gabi, kaninjong tanan, ako dahil si Gami sa Kabisaya, taga-Tagbilaran, City Bohol. Mayong gabi sa tanan sa inyo, tanan, ako dahil si Alas sa Kabisaya, Ligan, Davao City. Wow. Okay, so ako nakakatuwa naman. Parang inintroduce nila yung kanilang sarili gamit ang kanilang mga own language and dialects, di ba? So, ayan. Syempre, we are happy to have you on the show. And kitang-kita nga sa mga pangalan nyo, guys, na pangalan pa lang, there is something different sa ALAMAT. Okay? So, unang-una, of course, itong unang katanungan talaga na gustong malaman ng marami. Paano ba nagsimula at nabuo ang grupo nyo? At bakit ALAMAT ang pangalan nito? Nagkaroon po kasi ng nationwide web search ang Viva. Tapos, ang dami po kasing gustong sumali. Kasi dapat po kasi live po ito naging audition niya. Pero dahil po nagkaroon po ng quarantine, naging online audition na lang po ito. Tapos, kami po, kanya po kami, nagpasa po kami ng aming online audition piece. Tapos kami po yung mga napiling finalist ng kanya-kanya naming lugar. Ah, yes. Oh, okay. Uh-huh. And then, ngayong year lang ba ito? Yes po. Okay, so talagang bagong-bago. And parang ngayon lang din kayo nagkasama-sama. Ano? So, kitang-kita natin, as I mentioned kanina, ayan, parang, is talagang very unique. Diba? Unique yung inyong grupo kasi parang sa pangalan pa lang, kitang-kita naman natin, Alas, Taneo, Tomas, diba? Nakakatuwa. So, dun pa lang parang standout na agad kayo eh. Pero ano ba ang i-offer nyo? What makes ALAMAT unique? Siguro yung fact na pinangangalandaan talaga namin yung pagka-Pinoy namin through our music, lyrics of music, in sense of fashion, sayaw, pati na din yung logo, and si Aki Alamid yung mascot namin, pati yung group name namin mismo. And pinapakita din namin yung diversity ng Filipino since galing kami sa iba't ibang parte ng Asia. Yes. And yun nga, sabi ni Jaws sa lyrics, and yun, unlike sa ibang mga artists dito sa Pinas, magiging din mo Tagalog, Taglish, English, kami, proud kami sa aming sariling lingwahe. So yun yung nagiging unique sa ALAMAT.
Ang inspiration sa likod ng panganang Alamat ay ang dalawang meaning ng word na Alamat in English legend. Una, Alamat as in yung folk tales na kinikwento ng community sa mga bata para maipasa sa kanila yung traditions. Mm-hmm. Ganun din yung gusto namin mangyari sa music namin. Ipaalala sa kabataan Pinoy na yung mga bagay na magbibigay ng identity sa atin bilang Pinoy. Yes. Pangalawa dyan, isong Alamat kasi ang meaning niya is, kung sa English naman ay legend. Kasi ano siya eh, parang star o kaya icon or expert. Siyempre pangarap na yung maging ganun, maging Alamat. Pero siyempre hindi na namin pinapanatap yun. Pero siyempre pag-uusayan pa namin yan para maging ganap kami isang Alamat. Yes! Yes. So anyway, of course, thank you so much for sharing about that, guys. Syempre talagang kitang-kita nga namin na parang very excited kami actually for your group to see you, to see what you can showcase to the world, to the Philippines, diba? Ayan. So, kwentuhan nyo naman kami about sa mga preparations nyo dahil malapit na kayong mag-debut, wala pa namang date, pero I believe malapit na ito. So ano ba yung mga pinagdadaanan yung training? So kwentuhan nyo naman kami. Actually, nakapag-record na kami ng first single na ilalabas for next year. And at the moment, pinopolish lang namin at minamaster namin yung choreography para sa music video shoot. Yes. As far as training goes, can you want to explain that? Yun po. Yung training po kasi namin para po kami nasa isang bootcamp. Kasi nakatira rin kami sa isang bahay. Tapos, yung training po namin, six days a week siya, twice a week para sa voice class, tapos twice a week para sa dance class. Tapos, in between din po nun, meron kami fitness training, acting workshops, tsaka mga personality development classes, tsaka mga homeworks po. Mm-hmm, okay. Ah, okay. So, ito pala yung mga, ano nyo, mga preparations nyo, ano. So, syempre, good luck on that. And sana ay maging mas maano pa talaga. Parang, tama nga ngayon habang naka-quarantine tayo, di ba? Parang, this is the perfect time to hone your talents, your skills, di ba? In preparation for your upcoming debut. Ayan. So, anyway, ito naman. Syempre, you are from different provinces in the Philippines. May from Bacolod, may from Luzon, Visayas, Mindanao eh. Kompleto, di ba? So, parang ano, siguro, what is the experience like of meeting and working with people from different places in the country and then nagsama-sama kayo sa iisang bubong, kumbaga, di ba? Para mag-train. So, kamusta naman ang experience na yan? And siguro tell us about yung relationship nyo sa isa't isa. Ako po personally, first time ko talaga dito sa Maynila. Todo adjust talaga ako sa lahat, lalong-lalo na sa time management, sa mga activities namin araw-araw, or mga gagawin namin sa susunod mga araw. At saka, pagdating sa experience, working with the group, hindi naman siya actually malaking adjustment or para ma-break yung barrier na yun. Pagkakaiba-iba ng kultura namin para pakisamahan ng bawat isa. And para sa akin, parang advantage pa nga yun kasi mas madami akong natutunan sa kanila. Tsaka nung first day talaga, 100%, mababait na silang lahat dito. Wow! Ayan lang talaga yung masama. Char! Parang magkakapatid na kami dito. Pamilya tayo dito. Oh, nakakatuwa naman yun, diba? Parang family na kayo. By the way, what's your name again? And then, RG. RG, taga saan ka ulit? Taga Borongan, Eastern Summer po. Eastern Summer, okay. So, first time mo sa Manila, diba? Ayan, RG. And then, how old are you, RG? 21 po. Okay. But the of course, syempre parang ano din to eh, yung experience nyo is very new experience kasi very young, di ba? Bata pa kayo eh, pero parang ito na, nasaba kayo sa ganitong experience. And I know you're enjoying every part of it. Ayan. So, of course, looking forward kami na maano, parang lalo pa kayong siguro masanay sa industry, di ba? Ayan, good luck on that. And congratulations in advance sa inyong upcoming debut. Pag-iit pa po namin.
Oo naman. Ayan. Okay. So anyway, syempre eto naman, matanong ko naman dahil syempre gusto namin kayo makita na parang may mga makakasama na kayo in the future sa mga iba't ibang collaboration. Siguro if there was like Filipino or international artists na gusto nyong makasama para sa isang collaboration, sino ba ito at bakit? Sa akin po ah, bata pa po kasi I'm a believer. So, Justin Bieber. Hey. Yeah. Siya po yung naging spark sa akin kung nasaan ako ngayon. Kumbaga, tinuruan niya ako kung walang imposible kahit saan ka pagaling o ano mong pinanggalingan mo. So Justin Bieber, ayan. Pero pag local, do you have ano, may mga ideas ba kayo kung sino gusto nyo dito sa Philippines? Ako lang po, as a rapper, siguro maraming magagaling, pero siguro para sa akin po si Sir Black Knight. Mm. Kasi hindi lang dahil sa flow, hindi dahil sa mga kanta na nakaka-inspire. Mm. Tama na, guys. Ang galing niyong storytelling, di ba? Yes. Oo, ayan. Okay, so thank you for sharing about that. So, kung international, parang Justin Bieber, mga ganung level, di ba? Pag dito naman si Glock 9, wow. Okay, ayan. So anyway, ito naman. Syempre, dahil alam nyo naman, dito sa Philippine music industry, ito talagang parang matindi ang labanan, di ba? At syempre, parang ngayong pumapasok na kayo sa industriya, excited kami para sa inyo. Ano ba talagang ultimate goal ng grupo nyo? And ano ba talagang gusto nyo contribute sa Philippine music industry? Ultimate goal po ng alam, kahit na sa kasulok-sulok ang parte ng Pilipinas, marinig namin na inaanta o sinasabi ng mga Pilipino yung mga kanta namin. Tsaka po sa pamamagitan ng musiko, kasi pagmalaki na mong mga Pilipino ang sarili lang event, yun po yung gusto sa mga ultimate goal. Yes. Tsaka yung gusto namin makontribute sa OPM ay yung manormalize yung paggamit ng iba't ibang wika sa Pilipinas. Eh kasi mas narinig pa natin yung mga kanta mula sa ibang bansa na which is hindi naman natin naiintindihan yung lyrics. So why not, di ba, sa mga kanta na gamit natin yung mga sarili nating wika. Yeah. Diba? Yes. Oo. Ayan. And nakakatuwa ka kasi parang ito nga dahil yung inyong parang ano eh, parang may cultural variety talaga sa inyong grupo. So, parang look forward kami dyan na makakakita kami ng iba't ibang dialects and everything mula sa grupo nyo. Ayan. Okay. So, ano bang eto naman? Actually, this is a fan question. So, parang may mga nagtatanong kasi dito sa social media. Okay. So, mula nung nagbigay kami ng teaser sa inyong mga fans, they are called the Magilios. Cute. Ang saya. Oo. Ang galing. Wow. Ayun. So, marami nagtatanong pero syempre, ito parang interesting tong question na to. Ano daw bang nararamdaman nyo? Parang wala pa kayong official debut eh. Pero parang ang dami nung sumusuporta sa inyo. And right na parang you have 20,000 followers on Facebook and iba pa yung sa Twitter and other social media account. So, ano namang nararamdaman nyo na parang ganito na agad kayo, tinangkilik, oh, di ba? Kailangan makata tayo. Tinangkilik ng mga Pilipino. Ano nararamdaman nyo? Ang nakakataba po ng puso kasi halos 1 month po lang po simula nung na-show po kami sa social media, pero ang madami na po mga sumusuporta sa amin. So, thank you so much po sa inyong lahat. Mm-hmm. Pero at the same time, nakaka-pressure din kasi karamihan ng nilalaman social media puro mga covers pa lang tsaka mga lumang practice videos, pero asahan niyo pa lalong-lalo na pa sa mga Magilio, pagbubutihan pa namin para sa inyo. Yes. Yes. Sana po maglumabas na po yung music video namin at sarili naming kanta, hindi po kayo magkamali na pagsuporta po sa amin. Ayan. Oo, excited talaga kami dyan. Oo. Super excited kami. Oo, sabi nyo nga, di ba, parang ang mga cover pa lang yung inyong mga na-upload, mga na-post, pero may mga sumusuporta sa inyo. What more, di ba, kapag originals na ang inilabas nyo. Ayan. At hindi lang naman kayo kumakanta, sumasayaw din kayo, di ba? Ayan, so, exciting. Oo. Oo, nakakatuwa din ha, kasi parang ano, right now,
ang dami naglalabas na talaga ng mga P-pop groups, di ba? And parang re-establish na din ito sa Pilipinas. So nakakatuwa kasi parang Filipinos are actually giving a chance to P-pop, which is, ako personally, parang natutuwa ako kasi it's time na Filipino support P-pop groups. Ayan. Kaya naman, we are just so happy for your group. Na magsisimula na kayo. Grabe. Ayan. Ito naman, tanong rin to ng mga fans nyo. Makakarinig daw ba sila ng cultural variety sa mga kanta nyo, given that, syempre, you are from different parts of the country? We can't really reveal too much details as of now, pero abangan nyo na lang yung first single namin, and we'll let our work speak for itself. Yes! Yes! Okay, nako, excited kami dyan. Oo. And matanong ko lang, dahil you are nine pala kayo sa grupo, di ba? Oo. Ang leader ng grupo is si Taneo, tama ba? And si Mo. Ayan. Kayo din yung dalawang eldest, tama? Or ano? Hindi naman siya ganun. Ay, hindi ganun. Bunso. Okay. Oo. So, pero sining eldest? Si ano? Si... Ah, okay. Ayan. The eldest is... What's your name again? Sorry. Tomas po. Ano na? Tomas po. Tomas. Okay, si Tomas. Okay, so siya ang eldest. Okay. So, actually, ano, maganda naman ito dahil parang yung age range nyo naman is around nasa parang 17, tama? 17, 18 to 22, di ba? Ayan, at parang pinagsama-sama kayo sa isang bahay. Di ba? Parang na kayo nagbabakasyon, nakakilala pa kayo, nagkaroon pa kayo ng bagong pamilya. Di ba? Nagkaroon kayo ng bagong... Ang saya. Tutuwa ako. Okay. Ayan. So anyway, guys, ito naman. Syempre dahil ang inyong mga magiliw ay talagang napakarami. Napakarami yung mga fans. Pero bago ko muna tanungin to, pwede bang malaman ko muna kung bakit niya tinawag na magiliw? Kasi parang nakita ko, nagkaroon kayo ng parang... Parang meron kayong, hindi ko alam, pa-premiere ba yun? Kung yung release or parang announcement kung ano bang itatawag niyo sa mga fans niyo. Bakit niyo ba natawag na magiliw ang mga fans niyo? Magiliw sa ibang salita, mapagmahal, and in English, affectionate. Yeah. Kasi naniniwala kasi kami na tayo mga Pilipino, magiliw tayo. Full of love, full of affectionate. Yan, sa kahit anong bagay sa nature, sa tao. Yes. Everything. Wish namin na sa pamamagitan ng musika at impluwensya ng Alamat ay may kalat yung pagiging magiliw, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo! Okay, ayan. So, napakagandang ano, napakagandang fandom name, ganun. Mga magiliw. At sobrang unique talaga siya. And I'm sure talagang maraming mga nakikinig at mga nanonood ng mga magiliw ngayon. Kaya naman, ano ang message niyo para sa kanila? Any promises and what should they watch out for? Mga magiliw, maraming salamat sa suporta at tiwala niyong ibinigay sa amin. At syempre, mas gagalingan pa namin, hindi lang para sa inyo, kundi para sa ating bansang Pilipinas. Yes. Kaya promise namin sa inyo, hindi namin kayo piliguin. Gagalingan namin ng mas lalo pa. Hindi ako kami message. Anong message mo, Joe? Advance Merry Christmas sa inyong lahat! Oy! Kita tayo sa 2021. Stay tuned. Yes. Let's go. Ayan. Okay, nako. A great message para sa inyong mga magiliw. At kitang-kita naman namin yung inyong closeness, yung inyong bonding ngayon. And pinapakita din yan sa mga fans nyo na ito nga mga magiliw, di ba? Parang ang sayang matawag na magiliw. Parang ano, kakaiba talaga siya. So natutuwa ako. And yeah, congratulations, Alamat. Maraming salamat, syempre, kay Taneo, kay Mo, kay Jao, Ken, Tomas, RG, Valfer, syempre si Gami, at si Alas. Ayan, maraming salamat for being part of our show. And syempre, happy kami na ibinahagi nyo ang inyong kwento sa Star FM. At syempre, look forward tayo sa mas marami pang success para sa inyo dahil you are beginning your career sa music industry ng Philippines. We look forward to hear new songs, to hear your songs very soon. Thank you so much. Thank you for having us. Star Nation, that was Star FM exclusive with
Alamat. Don't forget to like us on Facebook. That's 89.5 Star FM Baguio Philippines. You can also follow us on Twitter. That's Star FM Baguio Philippines. And of course, on Instagram, follow us at Star FM 895. You can also follow DJ Gabby Ginger. That's on Facebook. Once again, my name is Star DJ Gabby, and this is Star FM Exclusive. Have a great day, Star Nation. Bye. Bye. Bye.